Ako po si Dr. Romel Jarabelo, pangalawang kalihim ng Philippine Association of Primary Skin Health Physicians Incorporated o PAPSP, isang affiliate society ng Philippine Medical Association. Sa paggunita ng ika-63 pambansang linggo ng medisina, ako po ay naatasang ipakilala sa inyo ang aming tagapagsalita. Siya po ay nagtapos ng kanyang medisina sa UST Faculty of Medicine and Surgery. Nag-residency training sa pediatrics sa Dr. Pablo O. Torre Memorial Hospital. Nag-preceptorship training ng primary skin health sa Medical Skin Health Training Foundation Incorporated. Siya po ay sertipikado at may diploma sa aesthetic medicine mula sa American Academy of Aesthetic Medicine. Ang ating tagapagsalita ay nagtapos ng kanyang masteral sa Business and Wellness Management sa Miriam College. Siya po ay diplomate ng Philippine Pediatric Society at board member ng Philippine Association of Primary Skin Health Physicians Incorporated. Siya po ay isang aktibong pediatric consultant sa Parañaque Doctors Hospital at aesthetic medicine consultant ng Regenesis. Upang talakayin ang offline putis na makinis sa gitna ng pandemya, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo si Doktora Angela Gomez. Maraming salamat, Dr. Jarabelo. At sana naman ay lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Sa panahon ng pandemya, mahalagang mapanatili nating nasa mabuting kalagayan ang ating mga kalusugan. Maangyayari ito sa pamamagitan ng wastong paghugas ng kamay, wastong pagsuot ng mga mask at physical distancing. Ngunit, ang malimit na paghugas ng kamay at matagal na pagsuot ng mask ay makakapagdulot ng masasamang epekto sa ating balat, gaya ng mga eksema, pamumula, pangangati at labis sa pagkatuyo ng ating mga kamay at pagkakaroon ng maraming tagyawat sa pagsuot ng mga mask. Tulad ng kahit anong sakit, ang pag-iwas ay mas mainam kesa sa paggagamot. Sa pagkakataong ito, aking tatalakayin ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga ito. Una, marapating gumamit ng malamig o maligam-gam na tubig sa paghugas ng kamay. Kasi kung mainit na tubig ang gagamitin natin, matutuyo lalong ating balat. Dahil matatanggal ang natural na langis at halumigmig o moisture ng ating mga kamay. Gumamit ng sabong walang pabango, kulay, at hindi naman talaga kailangang antibacterial upang maiwasan ang mga chemicals na nakakasira ng ating balat. Walang additional benefit kung antibacterial soap ang gagamitin natin. So kahit ordinary na maputing sabon na walang amoy ay okay na ito. Maari na nating gamitin. Kung kakayanin, gumamit ng guwantes tuwing maghuhugas ng mga pinggan, maglalaba, magpupunas ng mga kagamitan upang maproteksyonan ang balat laban sa mga matatapang na sabong panlinis at panlaba. Pangalawa, pagkatapos maghugas, dampiin lang ang tuwalya ng mga kamay o tapik-tapikin ng tuwalya, huwag tuluyang itong papatuyuin. Habang masama-sapa ang balat, ipahid ang moisturizing cream o lotion. Ulitin ito kung parang natutuyo agad ang ating balat after mga 1 or 2 minutes. Gumamit ng hypoallergenic cream o lotion, walang pabango at walang kulay gaya ng sabon. Maaring sabay gamitin ang iba't ibang uri ng cream at lotion. Ang mga lightweight creams o magagaan na uri ng creams ay nagpapalambot ng panlabas na balat. Ito ang mga creams na merong na nagko-contain ng urea, glycerin, at hyaluronic acid. Sa kabilang dako naman, ang mga heavy creams or mabigbigat na creams gaya ng petroleum jelly ang kumukulong ng halumigmig o moisture upang mapigilan ang pagtakas o paglabas ng tubig sa ating balat.
Kadalasan, ang ginagawa ng marami ay naglalagay ng heavy creams sa gabi tapos tatakpan ng medyas or cotton gloves habang natutulog. Sa mukha naman, upang maiwasan ng mga tagyawat, pangangati at pamamantal dahil sa pagpapawis dulot ng matagalang pagsuot ng mask, dapat palaging panatilihing malinis at moisturize ang mukha. Gumamit ng non-comedogenic na produkto upang hindi magbara ang mga pores. Huwag gumamit ng mga produktong naglalaman ng petrolatum gaya ng petroleum jelly. Kung oily ang balat mo, mas maiging gumamit ng mga water-soluble or water-based moisturizers. Upang maiwasan ang pagsusugat ng balat sanhi ng mahigpit na pagsuot ng mask, maaring magpahid ng zinc o magpatong ng zinc oxide sa likod ng tenga, sa ilong at sa pisngi. Ito rin ang ginagamit para sa diaper rash. Maliban sa zinc oxide, maaari rin gumamit ng mga bandage or dressing. Kung magkakaroon ng paltos dahil sa paggamit ng mask, panatilihing malinis ito at lagyan ng antibiotic cream. Huwag tutusukin o kutkutin ang paltos. Kung magkakaroon ng tagyawat, maghilamos araw-araw at gumamit ng water-soluble moisturizer. Maaring gumamit ng mga gamot gaya para sa tagyawat na naglalaman ng benzoyl peroxide or salicylic acid. Huwag kutkutin. Kung magtutuloy-tuloy ang sintomas ng mga ito, magpakonsulta na lang sa inyong mga paboritong doktor sa balat.